So hi guys, welcome back to my channel. And for today's video, I'm gonna share with you my life updates. May bago akong alaga. Meet Kiyo. Kiyo. So yun. So for today's video, before tayo mag-start, gusto ko lang kayong i-greet ng Merry Christmas and Happy New Year. Prosperous Happy New Year. So, di ko na i-detail. Sana nag-enjoy kayo sa holidays nyo. Sana na-maximize nyo yung days to spend your time with your family, with your loved ones. Kasi minsan lang dumadaan sa isang taon yung Christmas tsaka yung New Year. So, it's time for us to spend our time, quality time with our family. Share ko lang sa inyo kung ano nangyari sa akin for the past 3 weeks kasi hindi ako nag-upload ng video, hindi ako nag-update. If you are my friend on Facebook, so medyo may alam ka kung ano yung nangyari sa buhay ko. But if you are only a subscriber on my YouTube channel, so medyo hindi mo alam. So why I'm sharing this? Because as a subscribers, mas gusto ko rin i-share sa inyo yung personal life ko. Per se, parang yun na nga, parang medyo personal life ko para din hindi lang tayo connected doon lang sa niche ko, but we are connected internally. Internally. Gusto ko lang makabuild ng relationship with you guys. So yun nga, ang nangyari sa akin for the past 3 weeks, in the mid of actually 3rd week, so before Christmas, nasa mga 20s, hindi ko lang malala yung date, just lang check natin. So tama nga, nag-move ako noong December 19, so Saturday night, pero nag-move ako the day. So Saturday night, nagkaroon ng year-end party. So umalis ako sa condo unit ko, doon sa old ko na tinitirhan, and lumipat ako dito. So merong girls din, meron ding mga lalaki din. So mix kami doon, and hindi ko na-vlog. Hindi ko na video, so hindi ko alam kung bakit. Siguro sobrang busy, sobrang bilis ng pangyayari. So yung reason naman nag-move ako doon kasi nga mas malapit siya sa workplace ko and makaka-save time ako. So if tingnan natin ako as a young entrepreneur, as a young kumbaga very mindful ako in terms of paano ako makaka-save, paano ako makamaximize ng oras ko, knowing na dito sa Manila talagang kailangan mong maging madiskarte. So yun yung naisip ko, kaya ako lumipat din. So yun, nung lumipat ako, nag-spend ako sa kanila for how many days, and yun, nag-party kami first night. So makita niyo yung picture na to, sobrang nag-enjoy ako. And sad to say, after that morning, Sunday, my phone, parang my phone. So, di ba, pagising ko ng umaga, tapos maligo ko sa CR. Ako kasi, every time maligo ako sa CR, usually talaga nagdadala ako ng phone kasi nagpapamusic ako and nakikinig ako ng mga audiobooks ni Jim Rohn, Zig Ziglar, sino pa ba yung mga sikat, si yung malakas yung boses, sino ba yun, si Les Brown. So si Les Brown, so sila yung mga pinapakinggan ko aside from music pag nag-CR ako. So nangyari, since first time ko nga doon sa condo unit na yon, paglagay ko ng ganyan, may maliit na window, so nasa fourth floor ako. Paglagay ko ng ganyan, akala ko, ano siya, medyo malapad yung parang sa window. So, paglagay ko ng ganyan, dumiretso siya. So, parang, imagine nyo guys kung gaano katanga nun. Kasi parang sa akin, parang may hangover pa ako. So, parang, paglagay ko ng ganyan, dumiretso siya. So, nahulog siya sa fourth floor. So, para sa akin naman, parang wala naman akong pinagsisihan doon or somewhat regrets or nagalit ako or nalungkot. Ako kasi yung tipong person na pag may mga nangyari na somewhat, pag nangyari na, so wag na masyadong damdamin. So mga natutunan ko rin na imot ka lang ng 5 minutes, after that, wala na. So yun, naiinisip ko na lang kung paano ko siya masolusyonan. So nangyari sa phone ko, which is yung A70, so pumunta ako kaagad doon sa repair shop sa pavilion, sa harap ng office din namin. So may repair shop doon, tapos pina-repair ko siya. So hinintay ko siya buong maghapon.
Na-prepare ko siya for only 2,000 pesos. So actually guys, sa totoo lang, class A yung pinili ko na screen. So hindi ko kasi afford yung 5,000. Hindi naman sa hindi afford. Afford ko naman yung 5,000. Pero sabi ko, hindi lang muna. Kasi parang feeling ko hindi siya worth it for now. Kasi nga, siyempre nag-depreciate naman yung phone. Tsaka ito, magto 2 years na kasi. So parang yung lifespan, parang na-maximize ko na din, ganun. So okay naman yung class A. And I'm planning to get one na lang new. So next vlog siguro, baka mag-update ko, mag-update ako if ever makakuha talaga ako ng bagong phone. Nabisi ako kasi nga nagpasko, hindi man lang ako nag-update ng mga vlogs. So sobrang ano din, kasi nga nagpe-prepare ini ano ko yung mga gamit, bagong gamit ko, hindi ko na videohan, and nakikipag-mingle din ako sa mga newfound friends doon sa house. So after that, 'di ba, nag-Christmas. So afternoon nag-Christmas, syempre sa office may mga na-receive na gifts from our bosses, and one of those is our copper mask. So yun, copper mask. So if gusto nyo pala mag-order ng copper mask, guys, advertise muna. So you can order us, maka-order kayo kasi meron kaming business partnership with my friends. So you can order copper mask, ilalagay ko lang yung link sa baba. Maganda siya sa ilong, maganda siya, hindi ka masusuffocate. Yan, pero actually guys, ito regalo lang to ng ano ko, ng boss ko. Hindi ko to binili sa, hindi ko siya nabili from our business. So ngayon, it so happened lang na meron ka kong partnership with my friend. One of our products is the copper mask. So I just put the description below if gusto nyong bumili ng copper mask at a very affordable price. So after that, Pasko nga, umuwi ako sa Valenzuela, which is nandun yung kapatid ko. So ang ginawa ko lang doon buong araw is natulog, kumain. Yun, natulog, kumain. Hindi naman ako nanood ng Netflix kasi wala naman akong data. And knowing me, ako matipid talaga ako eh. So matipid talaga ako sa load. And yun, iwan ko ba, hindi naman sa kuripot, pero sa feeling ko hindi naman ganun ka importante. Pag hindi ganun ka importante isang bagay, why I spent a lot more, di ba? So di ba, kumbaga, for example yung Netflix, so para sa akin, parang minsan, hobby lang siya. Hindi naman siya hobby, parang pastime lang. So, for me, it's not good na I spent my time for the whole day watching Netflix. So, ang ginawa ko lang doon is, syempre, I spent time with my sister, with my niece, with my nephew. And I sleep a lot. So, bumawi talaga ako doon. And, syempre, chat. Meron naman chat, free data naman yung Smart at Globe. Diba? After that, syempre bumalik ako sa work. After bumalik ako dito nung 27 doon sa condo unit na bago, and doon nagba-vlog yung mga pinahiram ko yung camera ko and my MacBook sa may kasamahan ko. So if nakita nyo, may mga clip ito, yung mga some of their clips sa mga vlogs nila. So landing lang sa kanila, and yun nga, pinahiram ko, and maganda rin sa kanila, sobrang bait nila, and di cook food, di clean, di condo, usual ginagawa ng mga babae. They are very responsible and professional, and ang sobrang bait kasi syempre we are old adult na, so 21 and above years old. Ayun, so after noon, noong October 29, so this is very the sad story. Kasi akala ko actually 30. So actually 30 after noon nag-office. 29, last day of our office. 28-29 may pasok pa kami. And noong 30 after lunch, biglang may ramdaman akong kakaiba sa katawan ko. Sumakit yung katawan ko. Tapos parang uminit yung katawan ko. So kinabahan ako kasi alam mo naman, 'di ba, yung COVID. So parang 'yun, ang ginawa ko lang talaga is sinabi ko sa kasamahan ko na hindi mo na ako bababa kasi magluluto daw ng lumpia. Tsaka ipakita sa video na 'to, luto sa ng lumpia, luto sila ng salad. So turon. So sabi ko, hindi mo na ako bababa, dito muna ako sa taas kasi masama yung pakiramdam ko. So akala ko talaga
baka positive na ako sa COVID. Di ba natatakot ako? So, sinerge ko sa Google. Sinerge ko sa Google kung ano yung mga symptoms ng COVID, ganun. So, after nun, natulog lang ako ba maghapon. And, buong mga 2 hours lang. On that day pa naman, meron akong commitment with my boss na sasama kami sa pagbibigay ng mga relief goods with the beggars. So, with the beggars, beggars. Yung mga walang tahanan sa Manila. So, nagbibigay kami ng food. And, actually, binigay namin isang pancit, isang burger, tsaka water and juice, tsaka face mask and face shield. So, namigay kami mga around 5 p.m. na kami nag-start. So, after nung nalagnat ako, mga 3 p.m., pumunta ako ng office. Pero that time, I'm feeling good. Konti kasi nga nakainom uminom ako ng gamot aside from my Usanas Essentials, uminom din ako ng ibuprofen para sakit ng katawan. So parang nawala yung init ng katawan ko. Tapos sinasabi ko ayaw ko sanang magpunta doon, pero since na commit ako para, tapos sabi ko para hindi naman siya COVID kasi nga yung symptoms is different from the na-search ko sa Google. Fever, dry cough yun. So nung pumunta ako doon, kasi sabi ko, pag COVID to, meron naman niyang temperature test. So, kung punta ko sa office, sinicheck na yung temperature ko. So far, 35 point something. So, mababa. So, pagdating ko sa office, talagang nagsisweat ako. So, natulog talaga ako. Pagdating ko doon kasi yung boss ko medyo late lang dumating, mga 4 na. So, natulog ako. And hindi ko nga nasagot yung tawag nila. Buti na lang nasagot nung kasamahan ko. Then pumunta kami doon sa nag-dinner, nag-eat muna kami as parang dinner na rin yung nakasama na may kasamang lunch. Kasi mga 5 p.m. na yon around. And after that, we go to the, yun, namimigay na kami sa mga beggars. Then after that, nag-dinner kami sa Subway. So it's my first time to eat in a Subway. So it's a international feeling ko American siya. So ang sarap niya, yung footlong. Yung footlong, tapos yun nga lang mali ko doon is pinahati ko siya. So parang useless din yung nag-order ako ng footlong. Pero nabusog ako. Parang very healthy siya na food kasi nga you can choose a bread na yung pinili ko is yung hindi siya wet. Yung oats tapos yung roasted chicken, tapos may mga spices na vegetables. So, healthy siya, masarap siya, ay nakakabusog. And after that, 30, so pag-uwi ko ng bahay, nilagnat ulit ako paggabi. So, umakyat ako sa taas. Actually, nag-dinner lang ako, tapos umakyat. And hindi na ako bumaba. Tama, pagkalala ko. So, sumakit yung katawan ko ulit, tapos yung init ng katawan ko umakyat. So, uminom ako agad ng gamot. So, Usanas Essentials, double dose ulit. Tapos, gamot ulit na ibuprofen. So, after nun, di na, natulog lang ako. And, kinaamugahan, parang nandun pa rin yung sakit ng katawan ko. So, tara, nag-aalala ako. Baka COVID, ganun. So, parang na-trauma or somewhat ganun. Kasi, nakita ko yung video nila ni Alex Gonzaga, yung mga artista nila ni Baninay, yung mga na-positive sa COVID. So, after nun, pumunta ako, sabi ko sa kapatid ko na hindi muna ako mag-New Year sa bahay nila kasi nga, yun nga, masama yung pakiramdam ko, ganun. Tsaka ayaw ko magbiyahe, tsaka baka ma-detect sa temperature test na mataas yung lagnat ko and baka pauwiin rin ako. So far, mga ilang oras, natulog ako umaga. Tapos sabi ko, kailangan ko magpapabalhas. So, nakachat ko si kuya ko. Kuya ko siya sa, friend ko siya sa Facebook. Na-meet ko rin siya, parang kuya-kuya ko na rin. So, nachat ko siya, in-advisean niya ako. So, sabi niya, drink lang daw ako ng maraming tubig and vitamin C, ganun, and rest. So, ang ginawa ko, sabi niya, magpapapawis. So, ang ginawa ko, nilinis ko yung kwarto namin. Sa kwarto ng mga boys. So, hindi ko na vlog actually. So, nilinis ko siya kasi nga, syempre, ang baho na rin. So, electric fan. Then, naglaba ako. So, naglaba ako ng damit ko before ako umalis. Natulog ako after. And, tinetest ko yung
katawan ko if okay magbiyahe. So, mga 5 PM, around 5 PM, parang sabi ko, sige, parang okay naman. Kasi nag-chat yung pamangkin ko na sabi niya, punta ka daw dito kasi maraming handa si mama, ganon, ganon. Kasi nung Pasko, yung handa lang is hindi ganon kadami. So, bumili lang ako noon ng tinapay, tsaka cake, tapos sila, meron silang may handa rin. Pero hindi ganon kadami. So, nitong New Year, medyo marami silang handa. And yun, mga 5 PM, around almost 6, around 5 PM nag-base ako. So, sabi ko parang okay naman ako. So, surprise talaga yun kasi sabi ko hindi ako makapunta. Nag-announce na ako sa GC ng family chat namin na hindi ako makapunta. And around 6, tinry ko pumunta and nag-sabuni MRT ako dumaan. And kasama ko si Angel. Si Angel yung babaeng close ko na din sa room. And yun, so nang kalabas, punta sa Buni, and then, yung chinek yung temperature ko, nasa mga almost, I think, 34, 35. So, parang, siguro okay lang. So, parang naging overthink lang ako na COVID siya. Kasi nga, syempre, parang lagnat na yun eh. Tapos, yung parang makonscious ka din, diba? Itong segment na ito, nakailang take na ako. Kasi nagkukurap yung ano ko. Yung, memory card. So, guys, baka meron kayong ma-recommend na memory card na mas maganda. So, paki-PM naman ako, please. So, yun nga, guys. Pumunta ako doon. Sumakay ako ng MRT, LRT. And then, pagdating ko doon, before ako dumating sa bahay, bumili ako ng chocks to go. So, na-surprise yung kapatid ko kasi akala niya hindi ako darating. And then, pagdating ko doon, kasi nga masama pa yung pakiramdam ko, nag-take lang ako ng pictures and then natulog ulit. Natulog ulit ako, tapos yung best friend ko nga tumawag, so hindi ko siya na, si Myra, tumawag siya kasi nga nag-greet sana niya ako ng Happy New Year ng 12 AM or 12 midnight in the morning. 12 midnight, midnight nga morning pa, diba? So, nagising ako mga almost 12:45, tapos kumain, and then natulog ulit kasi nga, ayun, picture, din natulog, then yun. So, pagka umagahan, kain, tapos tulog ulit, and then little exercise, and then nung 2, naligo ako, and then, minum lang ako ng gamot, kasi masama yung pakiramdam pa rin. Hindi naman siya, ano guys, hindi naman siya, parang mataas yung lagnat, parang sinat lang, tapos masakit yung mga kasukasuan mo. Tapos, yun, minum lang ako ng gamot, then natulog, kain, tapos nung 3, kahapon, naisipan ko na magpahilot. So, yung kapatid ko yung naghilot kasi hindi available yung manughilot. Kasi nga, sabi ng mga kapatid ko na baka daw hangin lang to sa katawan. So, yun, nagpahilot ako. And then, nung 3 ng gabi, mga 10 PM, 11 PM around, grabe yung naglabasan yung fart or yung utot sa Tagalog. So, ang dami. So, kanina ng 4 nga, medyo okay na yung pakiramdam ko. And then, hindi na ako naligo. Diretso na ako nag-travel. Kasi naka-plan na yung days ko today. So actually, yung gagawin ko, ginawa ko kanina is pagdating ko sa show, magpagunting ako, nagpagupit ako, and then bibili ako ng magnet. So yun nga, bumili ako ng magnet. So tingnan nyo guys if bagay sa akin. Ayun. Yun, so bumili ako ng magnet, and then afternoon, kumain ako sa manginasal kasi nga, sabi ko, ano pa, masyado siyang ulan. So sabi ko, pa-stop ko muna yung ulan, then uwi ako. Pero hindi nagsaping ulan, kaya ako nag-taxi. Then pagdating ko dito sa, pagdating ko sa condo unit na yon, may nangyari, which is yung nangyari na siya na last week. So, kaya ako umalis na lang din ulit doon. Kaya, if nakikita nyo, nandito ako ngayon, nakikita nyo yung background, bahay na yung tinitirhan ko ngayon, guys. Hindi na siya condo unit. So, lumipat ako ng bahay dito sa Guadalupe, Makati. So, may nangyari nga, sabi ko kanina, hindi na ako nag-argue, hindi na ako nakipag-away, hindi ko na in-insist yung self ko. Wala. Sabi ko, nag-decide na lang ako na umalis na lang doon, and then, para dito na, para peaceful mind. So, ayaw ko na. Ayun. So, may nangyari lang. Yun. So, bawal lang siya i-discuss. And, yun. Dito na ako ngayon. And then, sa bahay, it's my first night here. And it's my first night and I'm doing vlogs. So, parang comfortable naman ako dito. Okay naman siya. And malapit lang din siya sa work ko.
malapit siya in a sense na yung MRT malapit lang dito, lalakarin ko lang and then sakay ako, then baba ako sa Guadalupe MRT, din baba ako sa show. So malapit lang siya, ilang minutes lang yun. So yun guys, so I hope na na-update ko kayo and tawag dito, this year 2021 I will commit myself to you guys na I will keep on uploading videos consistently every week as far as I can para mag-share sa inyo ng mga valuable content with regards to finances, with regards to business, with regards to my life experiences na mapulutan nyo rin ng aral na pwedeng ma-apply sa inyo, especially when you are young. So gusto ko talaga na sa inyo matuto kayo na as long as young as you are, kailangan nyo na mag-invest sa sarili nyo, not just in monetary value but in knowledge. Kailangan nyo mag-invest ng knowledge, kailangan nyo i-change yung mindset nyo na money, yun nga, tuturuan nyo na money is not evil. The people who handles the money is the one who is evil. So, kasi yung money naman, wala naman yung kaluluwa, di ba? Wala naman yung pag-iisip. So, tayo yung may kakayahan na maging masama pag may pera na. So, yun lang. Yun lang siya, guys. Thank you so much for watching this vlog and I hope there's something in you na I know it's personal, I know hindi kayo makarelate, but thank you for watching until now. So if nanood ka pa hanggang ngayon, so kindly subscribe to my channel and hit notification bell para masibabay nyo pa yung mga other kong vlogs. So thank you so much guys, I hope you like this video and see you on my next vlog. So thank you and bye bye and God bless, and always remember this, if you do something, always believe in yourself. So, thank you. All is well. Bye. God bless.